So, bigyan ko lang po ng diin yung salitang consolidation. So, ibig sabihin, tayo ay nakagrupo. Kasi sa kasalukuyan, ang mga operator ng hari ng kalsada o ang traditional jeep, ito po ay hiwa-hiwalay. No? Ito ay nagmamay-ari ng isa, dalawa, tatlo, no? Yung mga individual, hiwa-hiwalay. Kaya sa salitang consolidation, ito'y pagsasama-samahin, pagbubuklod-buklorin, yun po yung consolidation. So, ang mabubuwag po rito yung tinatawag na individual operator. No? Kaya, so, sana nakapagbahagi ako ng konting kalinawan do sa ilang katanungan, pero higit po nating bigyan ng diin sa ating sinasabi na ang CDA po ang proper authority, ang ahensyang namamahala kaugnay sa kooperatiba. Ito po yung CDA, Cooperative Development Authority. Yan po yung ahensya na namamahala. So bilang isang dating nakapag-seminar, binabahagi ko lamang po ang salitang ibig sabihin ng kooperatiba. So, ang aking pong pinalakay, jeepney phase-out, modernization, hindi po tayo against sa modernization, jeepney modernization. Ang against lang po tayo, ang tinututulan po lang natin ay yung salitang jeepney phase out. Phase out ng jeepney, e kultura na natin yan, bahagi na na atin ng kasaysayan yung jeepney na yan. At marami tayong mga pang-akit pang turista dahil sa jeep na yan. Tapos kukunin mong pattern katulad sa ibang bansa. Abay. Abay. Bakit? Something fishy. Mukhang meron na namang kakalansin dyan. Ano kaya ang kasyunduan dyan? Bakit talagang ipinipilit yan? Sinong nasa likod niyan? Okay lang. Tanggap naman natin na i-modernize natin. No? Sa tulong ng kooperatiba, kaya natin i-modernize yan. Pero huwag naman phase out yung sentimental value sa mga puso ng mga operator, sa puso ng mga driver ng hari. Marami na niyang kasaysayang nakabaon na hindi na kaya burahin ng isang kongreso, no? Hindi na kaya burahin na dahil sa driver ng hari, dahil sa hari ng kalsada o traditional jeep, may naging abogado, may naging arkitekto, nakapagpatapos ng pag-aaral, merong nabuhay hanggang sa namatay, umaasa sa pamamasada ng hari ng kalsada o tinatawag na nila ngayon traditional jeep. So, sa kanila na rin galing yung salitang traditional jeep. So, ibig sabihin, hindi na basta-basta yan. Traditional lang ay. No, maliban na lang. So, alam na. Merong kasyon doon yan. Huwag naman ganon. Kaya kayo, sa ating mga kapwa driver ng hari, may hari ng kalsada, may hari ng traditional jeep. Yes tayo sa modernization, pero no tayo sa jeepney phase out. Nakaw, nakaw, nakaw. Yan pa tayo.
Oh, ano naman yung OTC? OTC po, ibig sabihin, Office of Transport Cooperative. So, ibig sabihin, kung ang iyong sistema ng kooperatiba ay kaugnay ng transportasyon o sistema sa pananakayan katulad ng jeep, no? Ito po ay irerehistro rin sa Office of Transport Cooperative. At ito po yung ahensya ngayon na nag-i-inject para i-phase out yung traditional jeep. Sila po yung mga propagandista, kasama po ang Department of Transportation o DOTR para ipalaganap yung pagsasaksak ng tinatawag na jeepney phase out at jeepney modernization. Sila po yung mga propagandista dyan. Pasalamat tayo kay YouTube. At may YouTube kahit papano. Ako naman po hindi pa techie, no? Wala pa akong kasanayan sa pagbablog. Ginagawa ko na itong paraan para masagot man lang yung propagandista ng DOTR. DOTR at ng OTC o ahensya ng gobyerno na mamahala sa pananakayan. No? Kaya pagpasensyahan nyo na, medyo palipalipit yung aking vlog. Ang aking naman po cellphone, teka-teka. Ito lang po yung aking ginagamit. At ito ay hiram ko lamang. Kaya kahit sa ganun paraan, mabigyan naman kayo ng konting impormasyon. May palaganap yung mga impormasyon na pilit sinasaksak sa atin kung ano yung ating dapat kagatin. Higit sa lahat, kayo po ang magtitimbang. Hindi ko sinasabing tama sila, hindi ko sinasabing mali ako, hindi ko sinasabing mali ako, hindi ko sinasabing tama sila. Ang aking viewer, kayo po ang husga kung ano ba yung katotohanan, ano ba yung nangyayari. Totoo ba na gusto niyo nang mamatay sa gutom? Ako ayoko. Ayaw. Mahirap nga na pong burahin sa isipan at kalooban at damdamin. Nakaukit na po sa puso ang traditional jeep na yan sa ating mga operator, sa ating mga driver, dahil ito ay naging bahagi ng buhay nila, no? Katulad nga ng akin nabanggit, maraming nakatapos ng kolehiyo, maraming nabuhay dahil sa pamamasada sa jeepney o king of the road. Kaya mga kasama ko, mga katutukong driver ng hari, tulungan nyo akong ipalaganap ang aking vlog na ito upang mabigyan linaw kahit man lang magkaroon kayo ng check and balance, no, sa mga propagandista ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Wala naman tayong ibang aasahan na magtatanggol sa ating sarili kundi ang driver ng hari at ang may-ari ng hari, sapagkat sila po ang higit na nakakaalam kung ano yung ikabubuti nila. Kasi yung mga naggigit ng jeepney phase out na yan at magpasa ng modernization na yan, hindi po driver ng hari, hindi po operator ng hari. Baka nga hindi naman masaheros yan . Baka nga may mga sarili sasakyan yan . Sa palagay nyo, dadaan pa sa mga kalsada . May mga escort pa yan . Pag hindi ka tumabi, ewan ko na lang, baka murat kaliwat ka na ang abutin mo kung hindi ka matutukan ng baril. Tapos sila yung nakakakita raw na ikabubuti ng mananakay at ng ating mga driver ng hari at may-ari ng hari. Blasting. Wala pa nga nagko-comment nung yung pahula ko nung isang episode ko kung sino
Sino yung nagpabebe na sumakay sa jeep kuno? Dahil wala naman daw talagang traffic. Ay gawa-gawa lang daw yan ng mga mass media. Gawa-gawa lang daw yan ng mga bayarang mga mass media. Tingnan nyo. Hindi kayo update, ano? Mag-comment kayo dito. Sino yung nagpabebe taga Malacanang na sumakay ng jeep na puro bodyguard? Artistahin, dating. Sasakay ng jeep. May talang mga camera. Ang mga kasama. May mga bodyguard. Oh, come on. Tuin nyo ako. Sino utuin nyo? Driver na nga rin. Ay, bako. Hindi nyo na utuin. Dati nyo na kami inuuto. Hindi na kami papauto sa inyo.